di sa isang road accident sa Camarines Sur, kasama ang kanyang aide at driver. Matapos ang misa, nilakad na lang ng pamilya Jersbach ang lugar na paglilibingan kay Melody. Dito na nagpalipad ang mga kaibigan ni Melody ng mga asul at puting lobo. Masyado pa pong emotional, hindi mo pa masabi kung ano talagang gusto mong sabihin. Pero alam ko naman po na maligaya si Mel kung nasan po siya. Nagpasalamat naman ang ina ni Melody sa suportang natanggap nila. Nakakataba ng puso ba? Kaya yung pati yung pagdadalamhati mo, medyo gumagaang-gaang na ganun. Ang daming nakikikondolence, no? Pero itutuloy pa rin daw ng pamilya Jersbach ang pagkamit ng hustisya para kay Melody. Kinasuhan na raw nila ang may-ari at driver ng bus na nakabangga kina Melody. Umihingi ng paumanhin yung driver, hindi naman pwede yung ganun. Tatlong buhay yung namatay nung araw na yon. Hindi ko pa nakikilala, hindi ko pa na-meet in person yung driver na yon. Sabi ko, mas maganda kung medyo nag-ano na yung aking emosyon o yung ano ko bago ko siya harapin. Sa Lunes ay makikipagkita ang ina ni Melody sa ilang mga kaibigan at taga-suporta para sa gagawing kampanya para mabago ang sistema sa mga kalsada sa Pilipinas. Kailangan si Melody na yung last na beauty queen na mag-aano ng buhay niya dahil sa kapabayaan natin sa paggamit ng kalsada. Yan ang aksyon sa Pampanga. Trish Roque, News 5. Sa showbiz aksyon, Sara Jeronimo sinagot ang mga akusasyong ginaya lang sa Glee ang kanyang bagong musical show. At talento sa pagko-comedy ni talentadong Pinoy host Ryan Agoncillo malapit nang mapanood sa kanyang bagong show dito sa TV5. Yan at iba pa sa report ni Roda Magnaye. Maingat na raw ang pamilya ng pop princess na si Sara Jeronimo matapos munting makidnap ang kanyang ama sa basement parking ng ABS-CBN. Pinayuhan na rin daw ang ama ni Sara na huwag basta-basta magtitiwala at makikipag-usap sa mga taong hindi nito kilala. Ayun po, yun nga, may bodyguard na. Yun. Na rin kasi kami, medyo natakot na rin. Itinanggini ni Sara ang balibalitang kinopya raw sa sikat na American musical series na Glee, ang bagong musical serye na pinagbibidahan niya sa kabilang istasyon. Mas lalo raw na i-inspire si 2009 CNN Hero of the Year Efren Peña Florida para gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa Pinoy. Ang dahilan, ang kwento ng buhay ng mga taong nakikilala niya na siyang ipinifeature sa TV5 public affairs show na Ako Mismo. Sinagot din ni Efren kung nililigawan pa din niya ang crush niyang aktres na si Angel Locsin. Not in my priority list. Hindi na talaga maaawat ang Kapatid Network sa pagbibigay saya sa mga manunood. Sa bago nitong comedy series na Lady Dada, asahang hahataw sa pagpapatawa ang talentadong Pinoy host na si Ryan Agoncillo. Dalawang karakter ang gagampanan ni Ryan dito. Isang mabait na amang si Tito at isang drag queen na si Dada. Makakasama din niya sa programa ang mga komedyanteng sina Roderick Paulate, Kim Pidelion at aktres na si Maylin Dizon. Mapapanood ang Lady Dada tuwing Miyerkules simula September 8, alas 8 ng gabi. Well, you know, it would have been a major, major mistake of my life if I didn't do this show because I won't have entrega. So, I will be out of Tocolombo. I thank you. Roda Magnaye, News 5. Hayaan niyo pong masidetrack muna tayo sa mga balitang Maxon para malaman ang mga nangyayari sa World Wide Web. Naglista po ang alltop.com ng most popular sites sa internet. Ito po yun. At ang sinasabi nga dyan ay kung paano binivisualize itong 300,000 most popular websites na existing ngayon sa ating World Wide Web. Ano? So para naman hindi ganun karami makikita natin, nag-visualize sila at ito nga lumalabas na JPEG o yung kanilang figure or image na pinakita. So depende sa pinaka-most popular, yun ang pinakamalaking visualization. Tulad ng nakikita nyo, yung Google yung pinakamalaki, kita din agad yung Facebook, ano? Yung YouTube at saka yung Yahoo.com. So yan ang mga pinakasikat, yung IMDb nandiyan dyan. Tsaka yung Twitter, medyo popular na, pero ito lang po siya ngayon. Ganyan sa kaliit yung Twitter. Okay? So, ang nangyayari, in order of size po yan, so kailangan nyo pong tignan doon sa website na yun kung nakapasok ba dyan sa visualization na yan ang mga paborito ninyong website. Pero iba naman ang nasa listahan ng TimeMagazine.com. Ito po yun.
itong kanilang 50 best websites, ano, pumili sila ng 5 doon. Pero tayo, may pinili din tayong 5. Naglabas kitong site na ito, ng talaan nila ng mga the best nga na websites. Hindi na namin iisa-isa yun dahil medyo marami ito. Narito po ang ilan sa kanila. Una dyan ang Vimeo. So, hindi po YouTube ang nanalo sa talaan ng Time Magazine, ano, kundi ang Vimeo. Sa mga pangbata naman, yung SesameStreet.com ang pinakasikat dito sa World Wide Web. Para naman sa TimeMagazine.com, ang National Geographic ang isa sa mga best websites pagdating sa educational na mga impormasyon na nakukuha nga sa internet. At syempre, nandun po yung Tumblr na isa sa mga websites din na social networking na sinasabi nila. So, yan po ang mga tinatambayan ngayon ng ating mga netizen, ano, sa internet. So, susunod po or sa susunod na edisyon ng SiteTrack o bukas, abangan nyo naman po ang mga wow videos sa inaabangan nyo dito linggo-linggo. Sa Action Sports po naman, napabilib ng ating PBA players sa mga bumisitang NBA legends sa 2010 NBA Asia Challenge kagabi. Kahit kasi 47 anyos na ang PBA legend na si Alan Kaidik, siya ang nagtala ng pinakamaraming punto sa laro para pangunahan ang red team laban sa white team sa score na 177-167. Naka 54 points ang tinaguri ang The Trigger Man at 14 na beses pa itong nakapag 3-point shot. Kasama po ni Kaidik sa red team ang MVP sharpshooter ng NBA na si Glenn Rice at si Gary Payton. Sa white team naman, nakasungkit si Chris Webber ng 24 points habang isa pang NBA legend na si Mitch Richmond ay may 16 points. Siyempre, di rin nagpauli ang iba pang PBA stars tulad nina Dondon Ontiveros na naka 19 points. Aksyon sa kasaysayan ngayon, August 28, 1898. Natapos ang termino ni U.S. Army General Wesley Merritt bilang unang American military governor ng Pilipinas. Si Merritt po at Navy Admiral George Dewey ang umatake sa Manila para mapatalsik ang Espanya sa Pilipinas. August 28, 1898 po naman. Nauna matikman ang Amerika ang soft drink. Kaya gawa ito ng pharmacist na si Caleb Bradham at tinawag itong Brad's Drink dahil sa laman itong cola nuts at pepsin enzyme. Binago ni Bradham ang pangalan ng kanyang soft drink noong 1903 at ito ay yung kilala natin bilang Pepsi Cola. At sa araw po na ito, noong 1963, tumutok ang libo-libong Amerikano sa I Have a Dream speech si Martin Luther King Jr. sa Lincoln Memorial. 10 minuto lang ang talumpati pero malaki na itulong nito sa pagkakaroon ng racial equity sa Amerika. And what do you know ngayon? Presidente si Barack Obama. At yan po, aksyon sa kasaysayan. At iyan ang kalahating oras ng balita ang siksik sa impormasyon at puno ng aksyon. Susunod na po ang Tutok Tulfo. Ito ang News 5, ikit sa balita, aksyon! Happy long weekend, mga kapatid!